Madalas game sa kantahan ng mga Pinoy, pero ang wantusawang pagbirit sa videoke. Malapit na nga bang wakasan? Ikaw ang tanglaw sa aking mundo. Mismong si Pangulong Duterte na mahilig kumanta, noon pang tutol sa pamorningang pagbibidyoke sa kalye. Noise pollution can be abated anytime because it is a nuisance. The kapitan or the mayor or governor and the police can stop it immediately. May dati na ring ordinansa dyan ng Makati at Caloocan at ngayong buwan lang may ipinasa na ring ganyan sa Baguio. Sa ilalim ng Silent Night Ordinance ng City of Pines, bawal na ang nakakatulig na pagbibidyoke sa mga bahay-bahay at kalye mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Pero para maging nationwide yan, may panukala ring ganyan sa Kamara. Sa House Bill 1035, gustong ipagbawal ang pagbibidyoke mula alas 10 ng gabi hanggang alas 7 ng umaga para di makabulahaw sa iba. Pabor dito ang Anti-Noise Crusade of the Philippines. But more, much more than this, if we do it their way, gusto nilang idamay ang tunog sa pag-zumba. Rampant na yung Zumba aerobics, mga ganyan. Wala naman pong problema, kaso what is concerning us now is since it's becoming rampant, they're actually using loudspeakers. Studies have identified cardiovascular problems, stroke in the elderly, cognitive impairment in children, psychosocial stress and other negative impacts of noise. Inaprubahan ng Committee on Public Order and Safety ang pagbuo ng technical working group para plantsahin pa ang panukala. Pabor ang ilang barangay official sa Quezon City sa panukala. Mahirap talaga magsaway. Una-una, lalo na pag may okasyon, nakakaya na, tapos mahirap pa. Mas maganda po yung ganun. Ako, mas pabor ako dun sa ganun. At least ang iniiwasan lang kasi nun yung ingay nga naman ng ano, para hindi na rin sila narireklamo. Athena Imperial, GMA News.